Ibinato ni Senator Tulfo ang ilang opinyon at nakitang butas sa raid na isinagawa noong Oktubre 2022. Kabilang na nga na nag-raid muna bago tinawagan ang mga media at ilan pang witnesses at ang huling pagdating ni Police Brigadier General Narciso Domingo. Nadismaya ang mga senador sa pagsisinungaling umano ni Domingo. Alam mo, General Domingo, kakaiba kang leader. Sabi mo, ilang beses mo binanggit, dumating ka after the raid. Bakit di ka sumama? Karamihan ng mga leader sumasama sa raid. In fact, sabi ko sa'yo na ilang beses na ako sumama sa raid ng PDEA. Nandun mismo yung Director General ng PDEA sa scene. Ikaw darating ka after, ano yung para magpa-photo ops? You should be there, being a leader. Doon ka dapat sa bakbakan, hindi ka nakatago sa air condition mong kwarto. You should be there to lead. That's the quality of a good leader. Hindi yung pagtapos na when the smoke is clear, saka ka darating para pumorma sa press. No. You should be there para to give instructions, to lead your men. At kung may nangyari man doon, at least kasama ka. You're not a good leader, sir. I'm sorry. You're a low quality leader for me, in my humble opinion. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Sorry. Thank you. General Domingo, alam mo na may raid. I was informed by my ground commander, sir. Before the raid started. After the raid started. After you never knew that there was a raid? No, sir. No? I was informed at about past 1 o'clock in the afternoon, but the operation started at past 11 in the morning, sir. Why didn't you that your men are going to conduct a raid? Your Honors, the practice in the PNP is that the director, as a police brigadier general, you have your own ground commanders. In this particular operation, sir, I have Police Colonel Julian Olonan, the chief of regional special operations unit 4A, who actually is the ground commander of this particular operation. And I was informed by him after the 990 operation. Why didn't he inform you before the conduct of the raid? Actually, it's not the... he failed to inform me, sir. Before he failed to inform you? Before the operation. Who failed to inform you? My... Where is he? Ground commander, Police Colonel Olonan. Here? What's the problem? If that is the truth, kung lalabas ang katotohanan, wala naman problema. Ako mismo gusto kong bitayin itong si Mayo dahil sa ginagawa niya. Pero dapat bitay na klaro, hindi walang tinatagong katotohanan. Kung mayroong kayong pagkakambali sa operations niyo, you must be man enough to stand up for what is right. Sabi ko, sir, kamali kami. Mali yung ginawa namin. What's the problem with procedural lapses? Kaysa naman, mag-insist kayong tayuan yung porke na lagay na niyo sa apidabit ninyo, i-insist niyo na tayuan yan, kahit alam niyo deep inside your heart na mayroon kayong ginawang pagsisinungaling. Ako eh, kagaya ng pulis na kinontempt namin ni Senator Jinggo Estrada, sige siya lay ng lay dito sa committee. Nung kinulong namin doon sa baba, pinuntahan ko, tanong ko, bakit ka insisting mag-lay? Ako, naawa ako sa'yo eh. Alam kong may tinatago kang katotohanan. Bakit hindi mo sinasabi yung katotohanan doon? Alam mo, sagot sa akin ng pulis, umiyak. Sir, hindi na po kasi ako pwedeng umatras, sir eh. Dahil nga, yun ang nakalagay sa affidavit ko, sir. Baka ma-charge ako ng perjury, sir. So, talagang pinaglalaban ko lang yung affidavit ko, sir. Kahit na alam kong may mali doon, sir. So, see that? You cannot correct a mistake by making another mistake. By insisting to lie, you have not corrected the previous mistake that you have committed. So, andito na tayo ngayon. We want to clear up the air. Sabi ko nga, kayo sana ang hero. Dahil kayo ang nakahuli na napakalaking sabo. Isang tunilada. Pero, ngayon, pinuportray na kayo ng ibang media na you're the villain. Kayong kontrabida dahil lang doon sa pagnanakaw, yung pilferage, at saka yung
allegation na there is a massive cover up sa operation na ito. Kaya I am giving you the floor to explain everything. Tapusin mo yung sinasabi mo para mapakinggan ka namin. Go ahead, you have the floor. Thank you, Your Honor. My point is that the ATG 990 focus more on the supposed procedural lapses and judgment calls made by me in good faith. Instead of yun focusing nga, more. Yun nga, alangan naman mag-focus sila sa ibang bagay nga yan man ang tinasa kanila, i-find out kung anong nangyari doon sa mga lapses sa operation ninyo. Yun man ang mission lang sa ATG. Kayo, ang mission ninyo, ipin down yung kasama ni Mayo. Kasi kayo man ang nag-operate doon, di ba? Ngayon na may nangyaring pagkakamali doon sa operasyon ninyo, isa ITG mag-imbestiga sa inyo. Huwag mo idamay lahat ng problema doon sa ITG dahil may nakita naman talagang ginawang kalukuhan mga tao mo. Kitang-kita sa CCTV na naghahakot sila ng sebo, sinakay sa kutse, sinakay sa motor. Huwag mo sisihin ang isa ITG sa kamalasan na kinaroroonan mo ngayon. So you just explain your side without sabihin mo ma-exinurate si Mayo nito dahil nga sa mga investigasyon na ginawa ng isa ITG. Kung mali talagang ginawa nyo, kung ma-exinurate si Mayo, walang problema. Pero the fact remains na si Mayo ang may hawak ng isang tunila ng Cebu. Am I correct? Yes, Your Honor. At the fact remains na hindi lang si Mayo ang involved dyan. Alam ko, mayroon bang mas malaking nasa likuran ni Mayo. I agree, Your Honor. Diba? I agree, Your Honor. Oh, that is your job. I-pin down mo yung tao na nasa likuran ni Mayo. Kung sino yung mga siraulo na yun na mamayagpag dito sa droga. Kaya lumaki ang problema sa droga dahil sa mga opisyal na ganyan. Ha? Yan ang trabaho mo. Huwag ka sige iwas sa responsibilidad kung anong pagkakamali na nangyari sa operasyon ninyo. No, focus doon doon sa malaking problema. Itong isang tunilada siya mo. I commiserate with you na masama ang loob mo ngayon. Napakalaki accomplishment mo. Ngayon sa iyo na nakatutok dahil nga nagkamali kayo sa ginawa ninyo. Aminin ninyo. Huwag kayo sige iwas dyan. Perjury. Bilable man yung perjury na offense. Sabi nyo, nag-execute kami ng affidavit na ganito dahil ang sitwasyon ganito. Wala man. Gawin ninyo yan. Basta ang importante lalabas ang katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan. Domingo, the truth shall set you free. Ha? Hindi mo matago ang katotohanan kahit anong explain mo dyan. Ako si Luan Peñano para sa Eye of the Nation ng iNews Pasig.